for this vlog. Vegan naman tayo dito sa Quezon City lupa. Another new scooter at Thailand Greetings. Na matutuwa kayo kasi under budget friendly category na naman. And of course, nakasabay na rin po sa trend, which is fuel injected na rin siya. Other specs, tutok lang kayo dito. Check naman natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 3 available colors sa kanya. Itong binablog natin na kulay black or glossy black, meron din siyang blue at saka red. And so far, for me, ito yung pinakamagandang kulay sa kanya. Yun yung kanyang color combination, may kamukha siya yung isang leading sporty scooter din. Umpisan natin ang pagkilates dito sa kanyang gulong. Ang gulong nito, may size na 80x80x14. Yung kanya namang brand, Yuan Sing. At meron tong cast wheel na matte black yung pagkaka-finish and quality na rin. Kung may hipo mo siya in actual, masasabi mo na matibay rin siya. Ang suspension naman niya, matte black yung pagkaka-finish. At yung kanya namang speedometer reader, ayan o, electronic na rin. Ang type naman nung kanyang rubber, okay na rin. Naka-tubeless na rin siya. Yung kanya namang braking system, meron siyang single disc brake na 3mm yung kanyang thickness with 2-pot caliper. Malinis lang din yung disenyo niya dito sa kanyang front wheel. Kung pupunta naman tayo dito sa kanyang fender, mapapansin nyo dito na may reflector na rin siya. Nakakatulong yan pag tumatawid tayo, pag may mga kasalubong tayong motor galing sa left and right natin. Additional visibility. Sisipatin naman natin to kanyang front fender. Dito napaka-glossy finish ng kanyang fender. At dito sa kanyang side, may additional texture na rin siya dito with a touch of carbon design. Dito naman sa kanyang side, meron na rin mga air scoop dyan. At dito sa pinaka-side niya dito, yung butas dyan, in closer look, meron din siyang design ng honeycomb. Color combination naman ng kanyang decals, meron dyan kulay black, kulay puti, yung kanyang LTS, and kulay red. Dito na tayo sa kanyang front, kung naghahanap ka ng small displacement na may killer look or aggressive look, very suited siya sa criteria mo. If in actual mo siyang makikita, very pointed dito sa kanyang headlight. Split type na rin yan, kaya yung buga niya, maluwang at hindi masakit sa mata nung ating mga makakasalubong. At dito sa pinakababa, meron na rin dyan ng semi-winglet. At dito mapapansin natin, napakaliit lang nung clearance niya dito sa ibaba. At dito nga yung clearance mula sa kanyang fender at nung kanyang headlight. Kaya kapag nasa malayo ka, akala mo yung fender niya at yung kanyang headlight magkadikit. Ito nga yung itsura nung kanyang headlight. May crystal-like cover na rin siya dito na yung turning lights niya nandun sa kanyang loob dito sa gilid. At yung kanyang daytime running light dito rin, sa ibabaw niya. Lahat ng ilaw nito, all LED na rin. Sana may ipakita nung camera natin kung gaano kaganda or gaano ka-glossy yung finish nitong kanyang fairings. Sa looks naman niya, for its price, para sa akin naman, sulit na rin siya. Dito rin niya sa kanyang side, may airways na rin siya dyan. Hindi ito nakadikit, kundi may daanan pa ng hangin dito sa side. Additional pogi points. Nandito na nga tayo sa kanyang handlebar. May fairings din siya dito. Glossy, marami na rin mga curves. Dito sa kanyang right, makikita natin dito yung kanyang lever. Coated na rin yan ng kulay itim. Wala nga lang siya ditong park brake at saka passing light. Dito naman siya bumawi sa kanyang rubber dito. Maganda sa kamay, no? Tapos may mga design na rin siya dito para magka-friction yung kamay natin at hindi madulas. Tip end naman niya, bakal rin siya. Dito sa kanyang buttons naman, quality naman yung pagkakagawa. Ang makikita natin dito, yung kanyang busina, turning lights button, at yung kanyang dimmer. Right side naman natin, advantage nito, meron na rin siyang built-in na hazard light at yung kanyang starting system, push start only. Pero dito sa kanyang crankcase cover, meron din ditong butas abang pwede sigurong lagyan to ng kickstart. Meter panel naman tayo, fully digital na rin to. Hindi lang natin ma-open kasi hindi pa activated tong motor natin. Mga indicators natin dito na visible, yung kanyang signal light, kung naka-left ka ba or naka-right. Okay yan, magkahiwalay. Meron din siya dito, check engine, at saka high beam indicator. Ito naman yung kanyang buttons. Bababa na nga tayo dito sa kanyang front compartment. Kasha siguro yung maliit na cellphone dito kasi kasha naman itong maliit na notebook. Dun sa kabila, yun yung pambarya. Ito naman yung itsura ng kanyang susi. And yes po, naka-mechanical key pa rin siya, hindi pa siya naka-smart key. Dito purely sa ignition rin niya, on and off, meron din siya shutter key dyan. Pero yung bukasan ng kanyang upuan, nandito pa rin sa ilalim. Yung mga iba pa natin makikita dito, meron din siyang hook dyan na pwede mong paglagyan ng mga pinamili mo. Under 1 kilograms lang siya. Ayan o, nakalagay dito. Na okay naman yan kung may ganyan yung motor mo. Napaka-convenient niyang gamitin. Pwedeng pang araw-araw kung yun yung hanap mong motor. Magaan lang din to kasi 100 kilograms lang siya.
pwedeng-pwede pansingit. At dun sa mga girls na nagaanap ng scooter, pwedeng-pwede sa inyo to kasi budget-friendly na maliit. Okay na rin to pang service pang araw-araw kasi fuel-injected na rin siya. Kung nagtitipid ka sa gasolina, ay makakatipid ka talaga dito. At sa pormahan naman niya, futuristic na rin siya. Wala na siya sa mga old style. Ito pa nga yung kinagandahan nitong motor na to. Meron na rin siyang footboard or flatboard na tinatawag nila. Andito rin nakalagay yung kanya battery. Kung titignan mo siya ng mabuti, meron na rin siyang mga details dyan para magkaroon ng friction yung footwear natin saka yung flatboard para hindi tayo nadudulas-dulas. Kung sa small details nga lang din, kung titignan mo dito sa kanyang belly, meron na rin siyang mga design dyan. Kung sisipatin naman natin dito sa baba, may QJ Tech na rin dyan na logo na nakalagay. Kasi si Picon in partnership with QJ Tech at si Picon Singaporean company at meron siyang manufacturing company sa Guangzhou, China. Additional information, yung kanyang side stand dyan, meron na rin siyang kill switch. Dito naman tayo sa kanyang upuan, akala ko plastic lang no, pero rubberized pala yung materials na ginamit dito. May mga details na rin dyan, na mukha siyang carbon type no, pa-square. Silipin naman natin yung kanyang compartment. Andito pa rin yung kanyang gas tank. At yung kanyang gas tank capacity is 4.9 liters. And yung kanyang fuel consumption, mataas rin yung fuel efficiency nito. 37 to 43 kilometers per liter. Bakit naman ganun kababa? Kasi naka 2 bulbs pa lang to at 125cc. Kung makikita mo naman in actual yung kanyang gas tank, meron na rin ditong rubber mat. Abang kapag nag-overflow yung gas tank mo, kung duman sa mga bako-bako at nakapa-full tank ka, syempre mag-overflow yan o kaya magbabanking kang ganyan. Meron na rin ditong small compartment na 8 to 13 liters siguro ang kaya taragahin nito. At yun nga lang, hindi kasha yung isang full face helmet. Pero may lalagyan naman tayo ng mga importanteng gamit. At wala siyang charging port dun sa kanyang front compartment kasi nandito yung kanyang charging port. USB type na rin siya. Ito naman yung itsura ng kanyang pipe at may sensor na rin siya dyan. Pag-usapan natin yung kanyang engine type. Meron tong single cylinder, single overhead cam. Naka-air-cooled siya. Yung kanyang displacement is 125cc. Ito naman yung itsura dito sa kanyang panggilid. Yung crankcase cover niya, bakal na rin to. At may naka-engrave din dito na QJ Motor. Kahit dito, QJ Tech. Sa kanya namang maximum horsepower, meron tong 6.3 kilowatt at 7,500 RPM. Meron naman tong maximum torque of 9.2 Nm at 6,000 RPM. Na kung nakasubaybay kayo sa vlog natin, sa tingin ko sa kanyang design, pati din dito sa kanyang makina, meron siyang twin sa ibang brand. Although yun naka-carb type pa rin, pero ito fuel injected na kasi. Sa suspension naman nito, naka-monoshock din siya at ang nakakatuwa dito, mukha siyang aftermarket kasi may baso na rin siya dito. Dito naman sa kanyang braking system, naka-drum brake dito sa kanyang likod at meron namang rear tire size ito na 100 by 70 by 14. Ito naman yung itsura ng kanyang tail light, naka-engrave na rin yung kanyang signal light. Ito naman kanyang rear fender dito, detachable na rin siya o natatanggal. Look test na nga tayo guys, may dimension nito na 182 cm by 70 cm by 106 cm. At yung kanyang curb weight is 103 kilograms. Compare naman natin sa height natin na 5'6", mababa naman talaga siya. And unang upo natin, ayan, nakita nyo, lapat na lapat yung ating paa. Comfortable rin yung ating upuan. At suspension check, okay na din. Sa harap at sa likod, medyo nagpi-play din siya. Yung upuan niya hindi masyadong madulas. Pero kahit na maliit siya, ang legroom natin, meron pa rin space. Ayan no, kitang-kita nyo, meron pa rin. Kaya overall, approve pa rin siya. SRP naman ng motor na to, 67,900 pesos. At kung gusto nyo ng installment, ilalagay mo na lang dyan sa inyong screen yung kanilang installment scheme. Para naman dun sa ating mga keyword warriors, ano naman ang masasabi nyo dito sa motor na to? Sulit ba to or pogi ba for 67,900 pesos? Ang inyong mga nasa isipan, i-comment nyo na sa comment section below. At sana sa mga napadaan dyan, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Dahil nag-over po tayo ng mga bagong labas na motor at palay nyo kung dito nyo mapanood yung susunod mong magiging motor. Pasupport na rin po sa ating Facebook page, sa ating TikTok, na yung link ay nasa description dyan sa baba. At hanggang dito na lang guys, thank you for watching, ride safe!